sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Farley Di Castro. Ako po isang ministro sa loob ng Iglesia. At kasalukuyan po kung nakadestino sa lokal po ng J.P. Caballo, distrito ng Davao West, bilang katulong sa lokal. Subalit, sa kasalukuyan po ay nasa loob ng 2 linggong pagpapahinga. Bunga po ng aking karamdaman sa puso. Bagaman ako po'y isang ministrong karaniwan, wala po akong may pagmamalaking anumang katangian, katulad po ng katangian ng maraming ministro, lalo na po sa sentral. Subalit, biniyaya po sa akin ng Panginoong Diyos na ako po ay makapaglingkod sa tanggapang pagkalahata sa ilalim po ng pangangasiwa ng kapatid na Angel, kapatid na Mark Manalo. Mula po 1993 hanggang 2011. Ang lalong malaking biyaya na pinagkaloob ng Ama sa aking sambahayan. Nakapagsilbi rin po ako sa kapatid na Eranio G. Manalo nung sila po ay napupunay pa. Maging sa kapatid na Eduardo G. Manalo. Sa kanilang mga pinangangasiwaang mga pagsamba, ang bahagi po namin ay sa technical. Yun po ay sa loob ng halos 17 taon. At para po madali po ninyo akong makilala bilang ministro, ako po at ang aking sambahayan ang unang itiniwalag sa Iglesia. At binasa po ito sa buong mundo. Dahil daw po sa hindi pagpapasako sa pamamahala ng Iglesia. Yun ay pagkatapos po ng mahigit isang buwan na pagtitiis, na paulit-ulit na pagharap sa mga disinsanay ginagalang po namin na mga pangunahing katuwa ng namamahala. Sa panahong yun ay marami pong tanong na bumangon sa aking isipan sa mga nasaksihan kong mga nangyari noon, na lahat ay halos hindi ko matanggap, halos hindi ko kayang paniwalaan. Ang mga walang katotohanan, ang mga ibinato po sa amin, sa mga kasama namin, sa tanggapan po ng Gemnet. Mga walang katotohanan, mga akusasyon na kaya po sinasabing walang katotohanan, wala namang bataya. Kaya lang nila ginagawa para gamitin dahilan ng pagpataw ng disiplina. Ang mga kasinungalingan po na mga pangyayaring sila rin ang may gawa, na pagkatapos po ay ibinabato po nila sa amin. Marami pa pong iba. Lahat po ng ito ay binaka ng aking kalooban. At hanggang ngayon ay patuloy na binabaka na sa awa at tulong ng Diyos. Nakapamamalagi pa rin sa tunay na pananampalataya, sapagkat kaya pinagsisikapang bakahin ito ay para huwag maagaw, huwag agawin ng Diablo ang mga salita ng Diyos sa aking puso.
Tinanggap ko po maging ng aking sambahayan ang kanilang ipinasya na pagtitiwalag sa amin. Nanahimik po kami, iniis ang mga masasakit na paghusga ng mga kapatid, maging ng mga kapamatok. Kung naalaala ko pa po, talagang halos pagkapang ang aming paglalakbay. Pero nangandong po kami sa Diyos. Sa Kanya kami humingi ng lakas. At sa awa at tulong niya, agad po kaming nakabalik sa kahalalan at sa tungkulin. Noon ding taong yun, 2011. Nagpatuloy po kami. Karamay ko ang aking pamilya. Itinaguyod ang aming ministeryo. Inilit na nilimot ang mapait na karanasan. Gayunpaman ay nagmamasid po at nagbabantay po sapagkat batid kong ang mga nangyari po noon ay simula pa lamang ng katuparan ng mga ibinabala ng kapatid na Iranio de Manalo noon bago po sila pagpahinga. Binala po nila ito sa kanyang sambahayan, lalo na po sa kanyang tatlong anak na mga ministro, kay kapatid na Eduardo, kapatid na Angel at kapatid na Mark. Halos gabi-gabi ay nagsasalita po ako sa aking asawa sa nakikita ko at nasasaksihan tinatakbo ng iglesia. Pabigat ng pabigat ang mga nangyayari. Papalayo ng papalayo sa dating tinatahak. Palubha po ng palubha ang mga katiwalian, lalo na po sa pananalapi. Ang pananamantala po, hayag na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga di umano'y pagsasaayos ng mga tanggapan, ang paglapastangan maging sa nag-iisang natitirang anak ng sugo, ang kapatid na Bienvenido de Manalo. Ang manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan, ang Engineering and Construction Department, para lamang bigyang daan ang maraming anomalya. Ang pagtigil sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, mga gusaling sambahan na malulwalhati. Ang kanilang ipinatatayo ay tinawag nilang mga barangay chapels, pero yan po ay mga diversionary tactic para lamang huwag sabihin na walang ipinatatayong kapilya. Pero kahayagan po na unti-unting bumabagsak na pananalapi ng iglesia. Pagtigil ng pagbili ng mga lupa na pagtatayuan ng mga gusaling sambahan. Natatandaan ko po ang pananausana ng yumaong kapatid na Iranio de Manalo sa pagsapit ng sentenaryo ng iglesia ay wala nang abang kapilya. Pero sa ginawa nila ay
hindi po ito nabigyan ng katuparan. Ang mga panlilin lang po, maraming pagkakataon, ako bilang ministro na nakadestino sa lupa, kitang-kita. Halimbawa po, doon sa Linga Pamamahayag, na sa pagsisimula po nito ay sinasabi po nilang mula sa FYM Foundation budget ang lahat. Pero nang matapos na ang aktibidad, ay ginawa po nilang automatic bawas sa bawat pondo ng lupa. Wala na pong magawa ang mga nakadestino, mga ministro, mga may tungkol din, ang mga kapatid sa mga lokal. Talagang ganun po. Pagka ginawa po nila ron, wala naman tayong talagang magagawa. Ang mga itinitiwanag po sa iglesia ay hayag na hayag, parami ng parami. At sa bawat pagtitiwalag po nila ay hindi po ako makaiwas sa kanilang galit, sapagkat bawat itinitiwalag ay kasama po akong nagsasalaysay. Pinagagawa po nila ako nagsalaysay. Salaysay na nagpapahayag ng pagpapasakop at pagsunod sa pamamahala. Kaya nga, madalas po ang kanilang loyalty check hanggang ngayon. Ang pagsisinungaling po ay halos naging kasama na sa sistema. Masakit man sa loob na nakikita ang gayong pangyayari sa loob ng iglesia, ay patuloy pa rin na kami nananahimik. Nagsisilbing lakas na lamang po namin ay ang bawat pagsamba sa mga pinangangasiwang pagsambay. Hinahangat na makasama po ang Panginoong Diyos. Balit may hangganan po, ang sabi nga nila, ang makakaya ng tao. At dumating ang puntong ito na hindi ko na po kayang tiisin. Hindi ko na kayang tanggapin ang mga nangyayari. Lalo na po ang narinig kong balita noong July 23. Ang ukol po sa pagtitiwala, sa circular na pagtitiwala sa pamilya ng KF. Lalo na po sa kapatid na Temi na siguro ay mahigit 80 taong gulang na. Ay ganun ang kanilang ginawa. Hindi na nila naisip na asawa yun ng KMD. Na 46 na taong karamay na nagmahal at nagmalasakit sa iglesia. Kaya noon ay hindi ako mapanatag. Nagsisikip ang aking dibdib. Sakit ko sa puso. Pakiramdam ko ilan ang lumukha. Yung matagal ko na pong sinasabing ang katunayan ng katapatan ng namin sa kapatid na Eduardo B. Manalo ay ang pananahimik sa kung ano talaga ang dahilan, kung ano talaga ang problema sa iglesia, kung sino at ano ang ugat na dahilan. Kaya po,
mga kapatid, sa pagkakataong ito, akin pong ipinapahayag ang aking indefinite na pagliban sa pagtupad ng tungkulin. Dahil sa hindi ko na po kayang dalhin ang nasa aking kalooban. Hindi ko na kayang makipaglaro. Ayaw ko nang magpatuloy sa kasalukuyang umiiral na sistema na malayo na po sa simulain ng sulit. Kaya kasabay po nito ay akin din pong ipinahayag sino po ang dahilan ng sa aking paningin isang malaking problema. Mali po yung sinasabi nila na yung nangyayari sa iglesia ay family problem, problemang pampamilya. Ito po ay isa lang sa naging epekto ng napakalaking problema sa loob ng iglesia. Ang problema po, ang ugat na dahilan, ay ang kapatid na Bibilin Ventura Manalo. Asawa po ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang kanyang pakikialam na humantong sa direktang pamamahala sa Iglesia ni Cristo, natahasang pagkontra sa mahigpit na ibinilin ng kapatid na Eranio G. Manalo bago po sila magpahinga. At yun ay bilin po nila sa kapakanan ng buong iglesia. Kaya, mga kapatid, sa kanya po nagmula ang mga kasinungalingan, sa kanya po nagmula ang mga pandaraya, ang mga kilusan at mga gawain na taliwas sa simulain ng pasubong ito. Sa kanya rin nagsimula ang paghahasik ng takot sa mga kapatid sa pamamagitan ng walang humpay na pagtitiwalag ng mga kawawang itinuturing nilang mga kaaway na lahat po ng ito'y dahil sa pagtatanim ng galit, unang sama ng loob sa pamilya ng KFB. Ito'y bunga po. Ang binunga po nito na masama, ang pagbibigay daan sa job. Lahat po ng ito, mga kapatid, ay job. Ang bottom line po ng lahat ng ito. Kasi alam niya, malapit ng araw ng paghuhukom, mga kapatid, mga kapamatok na ministro. Alam kong sa pagkakataong ito'y malaking panganib ang nakaamba sa akin at maging sa aking pamilya. Pero itiniwala na po namin sa Diyos ang lahat. Pero hindi maaring hindi ko sasabihin kung anong totoo. At para patunayan ko po sa inyo na totoo lahat ng sinasabi kong ito, sumpain ako ng Diyos. Sumpain ako ng Diyos. Kung ito'y kasinungalingan. Mga kapatid na sa ministeryo, maawa sana tayo sa iglesia. Maawa tayo sa ka-Eduardo. Ang totoo ba natin ang kapatid na Eduardo Manalo? Iligtas po natin siya.
Maraming salamat po sa inyo.